Brother Agustin Talisir, sabi niya, di ba ang pare kapag magmimisa, mahahaba daw ang mga suot nila tulad sa suot ng ating Panginoong Hesus na napapanood sa Jesus film? Ayon sa mga Protestante, maging ang Iglesia ni Kristo, ginagamit nila ang talata para sa mga pare, ang Mateo 7:15. Ang tanong ko, kung hindi pare ang magdadamit tupa, sino po talaga ang tinutukoy ng Panginoong Hesus sa mga magdadamit tupa? Sana po masagot ninyo ito. God bless po. Yan. So, bigay natin ang pagsagot kay Brother Tata Rosal. Okay, maraming salamat sa magandang tanong. Okay, Mateo 15. 7:15, brother. Mateo 7:15. Ang sabi doon, try natin basahin dito sa atin sa ang dating Biblia. Ito, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa. Datapwat sa loob ay mga lobong maninila. Brata? Okay, maraming salamat, Brother Jando. Kung tingnan natin, basa mga bulaang propeta, so meaning, hindi yun totoong propeta. Kung para sa kanila, nagsuot ng mataas na mga damit, kung tingnan, pakibasa, Brother Jando, ang Exodo 28:2-4. Sabi dito, ipagpagawa mo ang kapatid mong si Aaron ng maganda at marangal na kasuotang nararapat sa kanyang banal na gawain. Ang mga kasuotang ito ang ipagawa mo sa mga taong binigyan ko ng kahusayan sa paggawa nito. Kailangan ito ni Aaron sa paglilingkod sa akin bilang pari. Ito ang kasuotang ipapagawa mo. Pectoral, ephod, abito, mahabang panloob na kasuotan, turbante at pamigkis. Ipagpagawa mo ng sagradong kasuotan si Aaron at ang mga anak niyang lalaki upang magamit nila sa paglilingkod sa akin bilang mga pari. So malinaw, Brother John, daw, na yung proper na kasuotan ng ating mga kapre, investment ng ating mga kapre, yung mataas na damit, then maliban dyan, kung patuloy nating Exodo 28:31, Brother Jando, mabasa na natin yon ang... Pakibasa muna, Brother Jando, sa 31. Exodo 28:31? Opo. Okay. Sa Common Bible. 31, sabi dito, gumawa rin kayo ng damit na ilalagay sa ilalim ng ephod. Ito yari sa telang kulay asul. So, malinaw na ephod. So, sa Bisaya natin, sa Bisaya na lingwahe is sutana, di ba? Yes, pagtahig, sutana. 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 So, yun ang proper nga vestment sa sutana nga tumapuran mula pa sa panahon pa sa Lumang Tipan, panahon pa ni Aaron. Ang tanong, ang ating Panginoong Hesus ay mataas din ang kasuotan niya, Brother Jando, di ba? Bilang kataas-taasang pari. Bilang kataas-taasang pari, pangulong pari, mataas ang kaniyang kasuotan. Yung mga mataas na kasuotan, yun ang preparation para po sa papunta sa langit kong Brother Jando. Kung ating basahin ang pinadayag si Tinerving, kung mayroon kang access sa King James Version, Brother Jando, pinadayag si Tinerving. Si Tinerving ng King James Version, ito sabi dito sa King James Version. After this, I beheld, and lo, a great multitude which no man could number, of all nations and kindreds, and people and tongues stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands. So, malinaw na mayroon silang suot na puti na damit, di ba? Puti na damit yung nakasunod sa ating Panginoong Hesus. So, ibig sabihin ba rin mga kapatid,
yung mga mataas na damit sa ating mga kapurian, yun ang preparation po ng kasuotan para pa sa langit. So kung tingnan natin, binasa kanina ni Brother John doon na ang pahayag 7-9 na ang tagasunod ng ating Panginoon Sos ay nakasuot ng mataas na damit ng kulay puti na damit. So yun ang kasuotan na proper ng mga ating makabarian. Yun ang kasuotan din sa ating Panginoon Sos bilang magtataas-taas ang pare. Baka magtanong sila, yun ang suot ni Aaron sa lumang tipan ng isang pare. May kaibahan ba ang kaparian sa hanay po sa pari ni Aaron sa hanay po ni Levi at ni Aaron at sa laray ni sa bagong tipan, kung ating makaparian bilang mga Katoliko. Kung tingnan natin, Brother John, do, pakibasa ang City Hebreo City 11 hanggang 12. Sabi dito, batay sa pagkapari ng mga Levita ang kautusan na ibinigay sa mga Israelita. Kung ang pagkapari ng mga Levita ay walang kapintasan, hindi na sana kinailangan pa ang ibang pagkapari na ayon sa pagkapari ni Melchizedek at hindi ayon sa pagkapari ni Aaron. Nang baguhin ang pagkapari, kinailangan ding baguhin ang kautusan. So, doon ay pagbago sa pagkapari dahil po ang kapagkapari sa laray po ni Levi at ni Aaron ay hindi po ang kanilang gawain. So, ang bagong anay po sa pagkapari ni Melchizedek, sino po ba si Melchizedek? Pakibasa, Brother John, do, sa Hebronon City 1-3. Sabi dito, ang Melchizedek na ito ay hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos. Nang pabalik na si Abraham mula sa pagpuksa sa mga hari, sinalubong siya ni Melchizedek at siya ay binasbasan nito. Ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang 10th bahagi ng lahat ng nasamsam niya mula sa labanan. Ang unang kahulugan ng pangalan Melchizedek ay hari ng katwiran. At dahil siya ay hari din ng Salem, ibig sabihin siya ay hari ng kapayapaan. Walang nababanggit tungkol sa kanyang ama at ina o sa angkang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan. Tulad ng anak ng Diyos, siya ay pari magpakailanman. So, malinaw na malinaw nga kung tingnan natin ang sa genealogy, walang lahi si Melchizedek sa panahon po ni Abraham nandyan, nag-exist na po siya. Siya pa ang nagbasbas ni Abraham dalhin po sa labanan, di ba? So, sino ba yun? Kung tingnan natin ang Hebronon 3:1, Brother Jando. 3:1 ng Hebreo. Mga hinirang na kapatid at kasama sa pagkatawag ng Diyos, alalahanin ninyo si Jesus, ang sugo ng Diyos at ang pinakapunong pari ng ating pananampalataya. Oh, so sa ibang salin, si Kristo ay pangulong pari at apostol sa anay po ni Melchizedek sa ibang salin kung ating mabasa. So yun ang kaibahan sa laray ni Melchizedek, sa hanay ni Melchizedek at sa hanay ni Aaron o ni Levi. Dahil po ang walang kabintasan na kanilang gawain, yun pinahinto ang kanilang at saka yung kautusan, di ba? Basa natin si Brandon kanina ni Brother John daw nga pinahinto pati na yung kautusan si Brandon City 11 hanggang 12. So, yun ang ating masagot, Brother John daw, na iba yung pari. Ngunit nagpaan yung pagka-anointed katulad ni Aaron sa Exodo 40:15, patuloy yung pagka-ordina ni Aaron 29:9, nagpatuloy. Ngunit ang hindi nagpatuloy ang kanilang gawain dahil walang kapintasan nilang gagawin, yun ang dahilan na mayroong bagong pari sa hanay po ni Melchizedek, walang ibang ating Panginoon Jesus. So, yun lang ating may sagot, Brother Jando. Brother Jando. Okay, Brother Wendell. Okay, salamat. Salamat din sa paliwanag ni Brad Tata. Malinaw naman ang pahayag ng ating Panginoon Jesu Kristo. Pakibasa po, Brad Jando, sa Mateo Kapitulo
24:4-5. Kung sino ba itong lilitaw ng mga bulaan na propeta? Sabi dito is, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ninuman. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. So malinaw na magpanggap, no, na Kristo at marami silang mailigaw. Tinalakay ni Brad Jan do ani Brad Tata dahil ang tanong kasi ni Brad Agustin kung yung mga kaparian natin na may suot na abito, yun po ba ang tinutukoy ng mga buluang propeta? Batay sa sagot ni Brad Tata, mula pa sa lumang tipan may utos na ang Diyos na ang mga kaparian ay may banal na kasuotan. At kung tingnan natin ang Old Testament, merong kasuotan sa ulo, yung tinatawag na soketo. Yung soketo sa Santo Papa, yung bilog sa ulo na kulay puti sa mga cardinals, kulay pula sa mga bishop naman, violet, no? Mitre, yung mga obispo at cardinals, ang tiara sa papa na mula pa noon sa panahon ni Pope Paul VI, hindi na ginagamit ang papal tiara, no? Lalo na sa panahon ni St. John Paul II, no? Ang kanyang ginagamit, hindi na yung tiara. Okay, kung tingnan natin ang Old Testament, katulad sa paring si Aaron, meron silang ginagamit sa mga mataas na pare, yung mitre, no? Mitre. At meron ding soketo, tanda sa pagbibigay pugay sa Diyos. Pakibasa sa ikalawang Samuel, kapitulo 15, versikulo 30, Brajando. Yan, umiiyak na umakyat si David sa bundok ng Olibo. Nakapaalang siya at tinakpan niya ang ulo niya bilang pagdadalamhati. Nakatakip din ng ulo ang kasama niya at umiiyak habang umaakyat. So, may takip talaga ang kanilang ulo. Yun ang tinatawag natin sa mga kaobispuhan, cardinals, papa, ay sokito, no? At merong mitre na tinatawag na the holy crown. Pakibasa sa English translation ng Exodus chapter 29 verse 6, Brajando. Ito. Put the turban on him and tie on it the sacred sign of dedication engraved dedicated to the Lord. Okay, so sa ibang version, Brajando. In King James Version. And thou shalt put the mitre upon his head and put the holy crown upon the mitre. Okay, so meron talagang mitre, no, sa mga obispo, no? Obispo o sa mga cardinals o papa. At ituloy English translation Leviticus chapter 16 verse 4. Ito, sabi, he shall put on the holy linen coat and he shall have the linen breeches upon his flesh and shall be girded with a linen girdle and with linen mitre shall he be attired. These are holy garments, therefore shall he wash his flesh in water and so put them on. Okay, so nabasa na, dahil nabasa ni Brad Tata kanina yung banal na kasuotan na abito, no? Banal ka kasuotan talaga abito. Nabasa letra for letra. So ngayon, kung nabasa letra for letra, banal na kasuotan, abito, ang tanong ngayon, si Elisio Soriano, minsan makasuot siya ng barong Tagalog, minsan makasuot siya ng Amerikana. Si Felix Manalo din, na nagdala sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, nakasuot ng barong Tagalog, o minsan makasuot ng Amerikana. So, letra for letra, di po ba batayan nila? Biblia lang. Biblia lang. Kung Biblia lang talaga ang batayan,
no? Sa pagtuturo, tanong, saan po ba natin mabasa na magsuot ng banal na kasuotan Amerikana at barong Tagalog? Yun ang problema nila, di ba? Kung letra po letra. At kung yes, ang interpretasyon nila, yung mga nakasuot ng mga taas na kasuotan ay yun ang bulaan, eh, tandaan natin, yung mga apostol ng ating Panginoon Jesucristo, taas din ang kasuotan. Pati na ang ating Panginoon Jesucristo, hindi sila nakasuot ng barong Tagalog at Amerikana. At tandaan din natin, ang nabasa mo, Brad Jando, sa San Mateo 24:4-5, magdadala sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Di po ba? Iba't ibang mga nagsilitawan karon, Church of Christ, Kristohanon, Iglesia ni Cristo. Kung tingnan natin ang evolusyon sa pangalan ng iglesyang itinatag at ipinarehistro sa Securities and Exchange Commission ni Soriano. Ano po ba? Sa taong 1936, anong pangalan ng iglesia na itinatag ni Nicolas Perez? Kung saan ang mga magulang ni Eliseo Soriano ay nagiging miyembro. Di po ba? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan. Oh, 1936 yan. Pagdating sa taong 1975 kay Nicolas Perez at tapos mamatay, di po ba pinalitan siya ni Levita Gugulan? Oh, hindi si Eliseo Soriano, at nagtatag ito ng sarili. 1976, nagtatag. Kung tingnan natin, doon na ang grabe na bangayan nila ni Gugulan at ni Soriano. So, 1976, si Eliseo Soriano nag-rebuild din na sa leadership ni Gugulan. At kung tingnan natin ang kasaysayan, 1980, ipinirehistro ni Eliseo Soriano sa Securities and Exchange Commission ang kanyang simbahan sa titulo na Mga Kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, Haligi at Saliga ng Katotohanan. English version, Members of the Church of God in Christ, the Pillar and the Ground of Truth. Pagdating naman sa 1990, inuulit ni Eliseo Soriano ang kaniyang karatula. Pinalitan, pinalitan niya, ang kaniyang karatula. Mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saliga ng katotohanan sa bansang Pilipinas, incorporated. Oh, 1993, ibang karatula naman, no? Mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saliga ng katotohanan sa bansang Pilipinas, incorporated, and bayan ng katotohanan. Dami pa, dami pa. Alam niyan ng ating kapatid na nagtanong. Ang tanong, bakit palit, pinalitan? At bakit ang dami pang reserba? No? Kung talagang iglesia ng Diyos ang official name, ba't ang daming reserba? Pero, dapat magising sila sa katotohanan, ba dyan? Inaamin na ni Eliseo Soriano, we are not the true church. Malinaw yan, sabi niya. At doon sa ano, sa sinasabi niya sa Mateo 7:15, kung nanonood si Agustin Talisir ngayon, hindi yan tumutukoy sa pare, yan ay tumutukoy sa mga mapagkunwari na alagad daw ng Diyos pero sa demonyo pala. Ang sinasabi diyan na ano, masyado kang sigurista, sabi mo pare, hindi pare yan. Walang Bible scholar na magpapatunay na pare yan. Ang sinabi diyan, yung mga bulang propeta lalapit sa iyo, magpakunwaring mabait na tao. Pero, lobo pala. Yun ang ibig sabihin nun. Diretso ka agad, pari. Bro, yes, brother. Ano mo lang, pakibasa yung Gawa 20:29-30. Tuloy natin sa 32. Kasi sila, pag sila nagbasa, hanggang 30 lang sila magbasa eh. Eto, basahin natin na. Sabi dito sa Gawa 20:28,
2029, ito yung pambato nila eh. Naalala ko yung dating daan nakaharap namin kina Tinunet. Talagang ano siya, hindi niya masagot to. Alam kong pagkaalis ko eh, magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang lalapain ang kawan. Mula na rin sa inyo ay may lilitaw na mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanila ang mga alagad. Sabihin nila ngayon, ayan, magsisilitaw sa inyong mismo mga kasamahan, maghihikayat at magdadala ng mga alagad sa kanilang likuran. Oh, tapos yun na, wala nang paliwanag. Nang tinuloy ko yung basa sa 32, sabi ni San Pablo, at ngayon itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salitang nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Ito ang makakapagpatibay sa inyo at makakapagbigay ng mga pagpapalang inilaan sa lahat ng kanyang ginawang banal. Sabi ni San Pablo, itinatagubilin niya ang iglesia doon sa Diyos. Ngayon, pag Diyos na ang may hawak ng iglesia, hahayaan ba niyang maubos yan? Yeah, doon sa mga nagtuturo na naubos daw, kasinungalingan yan. Yes, Brother Tata. Pakibasa na lang, dagdag yung 2 Corinthians chapter 11, 13 to 15. 13 to 15. Ang mga yan ay mga huwad na apostol, madadayang manggagawa at nagpapanggap na mga apostol ni Kristo. Hindi ito kataka-taka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Kaya hindi kataka-taka na ang kanyang mga lingkod ay magkunwaring lingkod ng katuwiran. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. So malinaw na malinaw na merong katuparan sa mga, yung payo ng mga apostol. Yun lang, Brother Jando, back to you.